Noong Mayo 2014, sa kahaba ng Ross Boulevard, nagbibisikleta si dating Air Force Master Sergeant Pablo Martinez nang bigla siyang banggain ng isang SUV. Agad na namatay ang dating miyembro ng Aviation Security Command ng Philippine Air Force sa edad na 77. Isa siya sa mga sundalong nakasuhan at nakulong sa bilibid sa loob ng 17 taon. Si Martinez kasama ng marami pang iba ay binigyan ng pardon ni Pangulong Gloria Arroyo noong 2007. Ang sala niya, isa lang naman siya sa mga nahatulan sa pagpatay kay Senador Benigno Aquino Jr. Sa pagkamatay ni Martinez, marami ang nangangamba na tuluyan ang mawala ang isa sa mga pinakahuling susi sa marahil ay pinakamalaki, pinakakontrobersyal, at pinakamalaking misteryo sa ating kasaysayan. 32 years na ang nakalipas. Dalawang Aquino na ang naging pangulo ng bansa. Pero bakit mas marami pa rin mga tanong kesa sa mga sagot? Pero ang tanong ngayon, may pag-asa pa kayang matukoy kung sino ang tunay na mastermind sa likod ng pagpatay kay Senador Benigno Aquino Jr.? Balikan po natin ang mga eksena at ang sari-saring teorya ngayong gabi dito sa History. Anyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Ang taon ay 1983. Aside from the economic things that are happening, the economic downfall that was happening in the Philippines, ang isa pang nangyayaring sa Pilipinas noon ay yung laganap na human rights violations. In spite of any result of any constitutional convention, I have no intention. Sa 17 taon ni Marcos sa pwesto, basang-basa ang papel ng bansa sa mata ng mundo. Kaliwat kanan ang mga gantong eksena. Kung ang Pilipinas daw ay kinukumpara sa isang social volcano, mukhang malapit na itong sumabog. Parang kuryenteng dumaloy sa sambayanan ang balita. I am going back to the Philippines, and if I have to go back to jail, so be it. Matapos ang 3 taong exile sa Amerika, uuwi na sa Pilipinas ang numero unong tinik sa diktaduryang Marcos, si Senador Ninoy Aquino. Maga pa lang, magigising ka na. Tapos maraming nagpa-play nung yung tie a yellow ribbon. May mga nagpa-play nung tie a yellow ribbon. Tapos, may maraming mga areas leading to the airport. Marami talaga nagtali noon ng yellow ribbon. Tapos, naalala ko lang, parang there was a certain restiveness on that day. Parang may kutob ka na hindi mo mapaliwanag na ano kaya mangyayari mamaya. Nag-organize sila na magtatali ng yellow ribbon doon sa panahon na yon na uuwi siya. Pinuno nila yellow ribbon. Nagkaroon sila ng campaign na tie a yellow ribbon para ipa-feel kay Ninoy na accepted natin siya. Sakay siya ng isang flight ng China Airlines gamit ang isang peking pasaporte na may alias na Marshal Bonifacio. Marshal dahil Marshalo na sa ilalim ito pinakulong siya ng 7 taon at Bonifacio dahil sa Fort Bonifacio siya napiit. Ang inaasahan ng lahat ay huhulihin lang ang senador. Sino nga ba naman ang baliw na magtatangkang mag-utos ng gantong kapangahas na pagpatay sa harap pa ng buong mundo? At bukod sa bulletproof vest na nigurado pa si Ninoy. Kasi feeling ko walang gagawin sa akin ng gobyerno kung kasama ko yung international media. Ibig sabihin, magiging safe ako kung kasama ko sila. Pero sa isang iglap, nakatuto kami ganyan. Kasi nga baka may biglang maglabasan. Mm-hmm. Ang problema, pang! Isa ang veteranong mamahayag na si Recto Mercene sa mga naka-assign sa pagdating ni Ninoy. Wala siyang kaide-ideya kung ano ang nakunan ng kamera niya. It was not actually a shot that you heard. Because it has to travel from downstairs. Mm-hmm. Eh, alam mo, the whole building is bulletproof eh. Mm-hmm. Hindi mo malaman na talagang baril. Mm-hmm. For a few seconds, nakatingin kami, parang nagtatawa, ano ba yun? Ano yun? Oo. Because hindi namin inisang babaril eh. Hanggang sa pagdating sa opisina, nagulat na lang si Recto sa kanyang nakita sa mga lumabas na litrato.
totoo, hindi naman namin nakita ng pinatay. By the time I took this shot, nakatimbuang na yung dalawa. In fact, nung kinukunan ko, sabi ko, sino ba rito si Ninoy? Bakit dalawa nakatimbuang? Ang alam ko, si Ninoy lang ang darating. Sa pahayagang Times Journal, lumabas ang mga makasaysayang kuhang ito ni Recto. Na hindi pa namin alam na marami pala sundalo sa baba. We didn't know that there was a massive preparation. Mm-hmm. Nalaman na lang yan nung nagkaputukan na, nung punta na kami sa bintana, and then nung kinuha ko na yung picture, I didn't even know na nakunan ko yung mga sundalo. Mm-hmm. Nang malaman ko lang nung dinevelop na, uy, ang dami pala nakadapa. Nangyari na nga ang pinangangambahan ng lahat, pero hanggang ngayon, nakakapanindig balahibong isipin kung gaano kapangahas ang pagpatay na ito. Walang ingat, brutal, garapal. Halos gitnang hapon pa. Ikong riding in tandem nga ngayon, nag-aantay sa madilim na eskinita para sa tatambangan niya. Ito pa kaya, napaka-high profile ng target. Siyempre, sino pa nga ba ang unang titingnan na nasa likod ng krimen? Agad nang labas ang pahayag si Ferdinand Marcos na wala siyang kinalaman sa pagpatay at agad tinuro ang kanyang paboritong sisihin, ang mga komunista. Siyempre, walang naniwala sa kanya. Pero limang pangulo na ang lumipas. Dalawa sa kanila, Aquino pa ang apelido. At hanggang ngayon, tuwing sumasapit na lang ang Agosto 21, ay binabagabag tayong lahat ng tanong, sino nga ba talaga ang mastermind sa pagpatay kay Ninoy Aquino? This program is brought to you by Liver Marine. Liver mo, sagot mo. Sa brutal na pagpaslang kay Ninoy, sumabog ang galit ng taong bayan. Siyempre, walang ibang unang pagbabalingan ng puot, kundi sino pa ba? Ang numero unong kalaban ni Ninoy. Pero, ganun nga lang ba kasimple yun? Ganun ba kadumitro mabaho si Marcos sa kilala sa kanyang pagiging mabusisi at sistematiko sa pagpaplano? May mga nagsasabi rin na hindi raw estilo ni Marcos ang assassination. Sa katunayan, kung gusto lang daw patayin ni Marcos si Ninoy, eh dapat tinuluyan niya na ito noon pang nahatulan ng military court ng death sentence by firing squad si Ninoy noong 1977. Each one of you to suffer the penalty of death by firing squad. At bakit raw gagawin niyo ni Makoy? Eh di, ginawa niya lang martir ang mortal niyang kaaway. At kung may timbang man, magkabrad sa fraternity si Ninoy at si Marcos. Kaya tuwing sumasapit ng gandong mga petsa, ay naglalabasan pa rin ang mga conspiracy theories. Isa-isahin natin. Kain kay Marcos, mga komunista. Pero bakit naman papatayin ng mga komunista si Ninoy? Eh di ba sabi ni Marcos, komunista rin si Ninoy? At ano ang mapapala ng mga NPA kung mawala ang senador sa eksena? Pero hindi ba't mga komunista rin daw talaga ang nagpasabog ng bomba sa Plaza Miranda? At eto pa, ang isa sa dalawang bangkay na nakahandusay sa tarmac ng airport, ang tinuturo ng militar na bumaril kay Ninoy, si Rolando Galman. Si Galman daw ay isang notorious sa kriminal at gun for hire na kinontrata ng New People's Army. They were probably aiming for the back of the head. Dito na pumapasok ang forensic pathology. Pumasok ang bala sa likod ng tenga at tumexit sa baba ng senador. Dalawang teorya ang lumalabas. Sabi ng isang teorya, kung si Galman ang bumaril, ang bala ay galing sa baba at tumalbog lang sa petrous bone at saka lumabas sa baba. Na isang malaking kalokohan daw ayon sa tanyag na forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun. It was the one to his left and back. Kasi ang tama nga niya nandito. Na nasa left side. But I think, this is me speculating. They were probably aiming for the back of the head. Okay? Eh, tumingin siya ng ganyan. And maybe, they were aiming for the back of the head na close contact fire. Alam mo kung talagang nalihis lang ng konti, pwede siya mabuhay. At imposible ring si Galman daw. Nung sumunod na investigasyon, yun ang ginamit ni Dinar Basa to say that Galman was still alive nung dinala doon sa airport sapagkat doon sa
sa picture ko, pag tinatamaan yung litid ni Galvan, makikita mo, nag-flex yung muscle. Mm-hmm. Sabi ni Narbasa, kung yan ay ipatay ng dinala the night before, nag-rigor mortis niyan, hindi nagagano ng kamay niya. At yan, naging butt of jokes yan ng mga tao. Bading daw si Galvan, kaya ang pagbaming niya ay ganon. At napakahusay naman yata ni Galvan na malusutan ang sandamakmak na airport security. Kaya nga, napakalakas din ng teorya na ang may pakana ay walang iba kundi ang militar. Sino ang pakikinggan ng command, ng hierarchy to follow the order? Kasi unang tatanungin na, kanino galing yung command? Mm. Dito lumalabas ang pangalan ng mismong AFP Chief of Staff na si General Fabian Ver. Sa bisa ng Presidential Decree 1886, nabuo ang Agrava Commission, October 14, 1983. At ito ay pinungunahan ni dating Court of Appeals Justice Corazon Agrava. At sabi ng Agrava Board, guilty si Ver. Yung sino yung nag-utos? Yung kay Justice Agrava mismo, hindi siya nag-agree doon sa majority report. Eh. Pinpointed the conspiracy of the military up to the point of Luther Custodio, who is the head of the Aviation Security Command. Now, ang sabi ng majority report, hindi kikilos si Luther Custodio kung walang kumpas ng Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, General Ver. Pero taong 1985, si Ver ay napawalang sala. Ang nangyari sa Sandigan Bayan Trial ay inacquit sila. Apparently, according to the son of one of the justices, pinapunta sila ni Marcos, silang mga Sandigan Bayan judges, sa opisina ni Marcos. Tapos sinabi ni Marcos sa kanila, please, nakikiusap ako, huwag niyong i-convict si General Ver. Now, ito yung isa sa mga theory kung bakit sinasabi ng mga tao, naniniwala sila, na si Marcos mismo ang may kinalaman. Pero kung hindi si Ver, nako, eto pang isang pangalan, Imelda Marcos. Mukhang kung merong may motibo raw, baka si Madam daw yun. Si Marcos, nung panahon na yun, ay meron siyang tinayong executive council. Ang head niyan ay ang first lady, Imelda Romualdez Marcos. So, executive council, ang function talaga niyan ay once na masumakabilang buhay ang Pangulong Marcos, habang siya ay nasa pwesto, yan ang papalit. Marami siyang mga positions noon na, di ba, unti-unti, Minister of Human Settlements na siya. So marami na. From the cultural, pumasok na talaga siya sa political. Yun naman, to be fair to her, wala rin naman silang ma-turn up na solid links between any of the parties who were pleaded or indicted in the double murder case. Wala namang link makita sa kanya na naipakita na solid. May isa ring pangalan na tinuturong mastermind. At ang nagturo ay mismong si Sargento Pablo Martinez, isa sa 16 na sundalong nakulong. Ang tinuturo niya, si Eduardo Dandingo Wangco, isa sa mga pinakamayamang negosyante sa Pilipinas at malapit na crony ni Marcos. At pinsan ni Cory. Pero ano nga ba ang mga posibleng motibo ni Danding? Negosyo na maaring mawala sa kanya kapag bumagsak ang gobyerong Marcos? Because sabi ng Aquino family, si Danding at si Ninoy ay close. Nung malaya pa si Ninoy, they even go to double dates with Danding and Gretchen and Ninoy and Cory. No? So, yun yung isa. Pangalawa, sa Boston daw ay tinulungan ni Danding si Ninoy. So, ibig sabihin, kung titignan mo itong senaryong ito, baka nga hindi si Danding ang pumatay. Pero, kung hindi si Marcos, hindi si Danding, hindi si Galvan, hindi si Ver, hindi si Imelda, at lalong hindi mga komunista, sino kaya ang nagutos? At dalawang Aquino na ang naupo sa Malacanang. May pag-asa pa kayang matukoy ang mastermind. Abangan sa pagbabalik ng history. Okay. Sige, brother. Thank you. Sa kanyang malagim na kamatayan, agad na napabilang si Ninoy sa tanghalan ng mga martir sa kasaysayan. Ang chismison, ilang beses nang binalaan si Ninoy na huwag uuwi dahil may papatay sa kanya. Maybe there's a real assassination group. Number two, that they're trying to scare me.
And if I back out, then they'll come out in their headlines and say he got scared about the assassins. In fact, si Madam Imelda Parao ay pumunta pa ng Amerika para sabihan siya. At eto pa, tahimik na raw ang buhay ng pamilya Aquino sa Amerika. For the first time in their lives, they're living a normal family life. Kasi nung politiko si Ninoy, nung nakakulong siya, hindi naman siya nagkakaroon ng time sa pamilya na magkaroon sila ng bonding moments na happy family sila. Laging busy, laging kasawian, laging pagiging bayani. So, anong nangyari? Kung titignan mo, sinasabi ng mga tao, huwag ka nang umuwi kasi eto ka na, saya na ng buhay mo eh. Pero mukhang sadyang nakatuon ang mga tenga ni Ninoy sa mas malakas na tawag ng tadhana. Napabalita na malubhana ang sakit ni Marcos. Palaki ang intelligence network ni Ninoy. No? Maraming nagsusumbong sa kanya. Isa na doon si Cardinal Sin. Sabi ni Cardinal Sin, itong si Marcos, sa totoo lang, chinek-in siya sa kidney center. Naghihingalo siya. Ni-reject yung kidney niya, so kailangan ibigyan siya ulit ng bagong kidney. Well, sa mga interviews noon, so sabi ni Ninoy at the time, hindi ko na pwedeng ipagpaliban kasi may certain momentum siya siguro nararamdaman. At saka ang worry niya noon, masyado nang nag-i-slide yung economy. Sigurado namang alam na alam ni Ninoy ang banta. You have to be very ready with your hand camera because yes. This action can become very fast. Yes. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over, you know. And I may not be able to talk to you again after this. At hindi na rin katakataka kung paanong ito ay napunta rito. Kung ang pakay ng pagpatay kay Ninoy ay manakot, mukhang kabaligtaran ang nangyari. Ang tao bumaha sakali. Hawak ng mga krony ni Marcos ang karamihan ng mga malaking media outlets noon. Kaya ang balita tungkol sa higanteng funeral march para kay Ninoy, sinubukang pigilang maiulat. Pero paano mo nang pipigilan ng ganito? Ang pinakamalaking burol yata sa kasaysayan. Pumalag na din yung mga, syempre, mga editors sa Crony Press, sa whole Crony Press kasi. Paano mo itatanggi, the whole world knows about it, pag-cover, ganun. At ang banner, yung banner story ninyo? Yung journal, yun. Yung tatlong taong namatay sa luneta kasi sa kidlat. Kidlat? Siguro nagalit na yung Diyos. Limang pangulo na ang lumipas. Dalawang Aquino na ang umupo sa Malacanang. Una, ang kanyang may bahay na si Cory. Ngayon, ang kanyang anak na lalaki. Ang tanong ngayon, mahahanap pa ba natin ang kasagutan sa misteryong ito? May mababago ba kung malaman talaga natin kung sino ang nagpapatay kay Ninoy? Parang nakalimutan na kasi natin, ano, na unsettled business pa yun. Kung mahanap ang mastermind, definitely it will change things in the sense na siguro magkakaroon tayo ng pag-asa na kung yung ganito katagal na krimen, pwede pa rin may hope pa din malaman yung mastermind. Siguro pati yung ibang mga malalaking krimen na unsolved, mga nawawala, mga pinatay, baka sakali. Nagsakripisyo ng buhay yung tao, no? Para mabilis na maibalik ang demokrasya. Ang ginawa ng tao bilang tribute sa kanyang sacrifice ay pumunta sa EDSA noong 1986 para bawiin yung demokrasya na yon sa kanila mismong mga kamay. Malabo man hanggang ngayon kung sino ang nasa likod ng pagpatay, isa lang ang malinaw. Ang kamatayan ito ang nagbuklod sa iba't ibang mga puwersa na lumaban sa diktadurya. At isa rin na malinaw, ang kamatayan ito ang nagsilang sa mito ng Aquino. Yan po ang history natin sa gabing ito, mga kapatid. Ako po si Lourd de Vera. Para tong ano to, alam ko tong setting na to, ha? Para tong soko. Kung wala tayong kasaysayan, wala tayong saysay. Outstanding Educational Show Host of the Year Award is given to Mr. Lourd de Vera. Ito, sir, yun po. Malaking karangalan po. Ito, laging malaking karangalan. First time
Marami salamat po sa inyo lahat sa mga guro. Kung wala tayong kasaysayan, wala tayong kasaysayan. Buhay tayo lahat! This program is brought to you by Robust Extreme. Super Astig to!